Ang crime desk ay hango sa mga tunay na pangyayari mula sa salaysay ng pamilya ng mga biktima, saksi at tagasiyasat ng kaso. Iniihahayag din ng crime desk ang panig ng mga suspect o akusado para sa balanseng pagtalakay. Hindi layunin ang palabas nito na impluensyahan ang pagdinig ng korte o anumang mga kasunod na mga pangyayari na may kinalaman sa kaso. Babala, ang palabas nito ay may mga eksena, aktwal na larawan at video na hindi angkop sa mga sensitibong manonood. Balikan ang 10 kagimbal-gimbal na krimeng itinampok ng Crime Desk Season 1. Ang number 10 sa ating listahan, ang kwento ng panggagahasa at brutal na pagpatay sa 17 anyos at aspiring model na si Melissa Magracia. Nobyembre taong 2016, nakipag-ugnayan raw kay Melissa ang isang nagpakilalang si Elric Mojica. Inalok daw nito ang dalagang mag-post para sa isang hardware brand. December 6, 2016, huling nakita si Melissa sa kanilang eskwelahan matapos ang kanyang klase. Tatlong araw matapos i-report ng pamilya Magracia ang nawawalang anak sa pulisya. Isang bangkay ang nakita sa isang ilog sa bayan ng Indang. Positibo pong na ituro po nila na ito po yung kanilang nawawalang anak. Nadakip ang suspect ngunit sa kanyang extrajudicial confession sa public attorney's office, sinabi nitong si Melissa ang nagpahanap ng trabaho sa kanya. Pero ang salaysay na ito ni Elric, hindi pinaniwalaan ng imbisigador ng kaso. Nakapiit si Elric sa 13 Martires, dulot ng mga kasong rape at homicide na nakasampa laban sa kanya sa RTC Branch 15 ng Naik, Cavite. Tulungan mo kami ni Papa mo para maibigay namin sa iyo kung ano yung nararapat. Kasi hindi mo naman makatalungan yung ginawa nila sa iyo. Ang ikasyam, isa ring kaso ng panggagahasa at pagpatay. Pero ang suspect at biktima, kapwa menor de edad. September 26, 2016, habang mahimbing na natutulog ang 16 anyos at nooy grade 11 student na si Alexandria Genesis Manabat sa kanilang tahanan. Walang away itong pinatay sa saksak at positibo rin ginahasa sa loob mismo ng kanyang silid. Ang itinuring na person of interest, isang binatilyong edad 15 anyos o mas kilala sa tawag na Bilog. Sinampahan si Bilog ng kasong rape with homicide. Itinurn over siya sa kustudiya ng MSWD o Municipal Social Welfare Development ng General Tino, Nueva Ecija. Mula sa Municipal Social Welfare Development ng General Tino, inilipat si Bilog sa isang rehabilitation center. Subalit noong December 31, 2016, nakatakas daw ang binatilyo. Sa mga nakakaalam po, sa akin naroroonan ng aming suspect na si Elias Bilog. Maaari po silang makipag-ugnayan sa amin dito sa himpilan ng pulisya o tumawag po sa aming hotline number 0949-415-4891. Pagka ako'y asa sa sementeryo, ma'am, ang idinadasal ko po lagi sa kanya, anak, tulungan mo ako para mahuli na namin yung gumawa sa iyo niyan. Para mabigyan ka na ng katarungan. Kung siya tahimik mo sa kinalalagyan niya, kami hindi pa matahimik. Ikawalo, ang walang awam pagsunog ng buhay ng isang padre de pamilya sa kanyang mag-iina. July 5, 2017.
Nabulabog ang mga kapitbahay sa pagtatalo ng mag-live-in partner na sina Ferdinand Andy Igmat, 25 anyos, at Jenaline Ramos, 19 anyos. Ano bang kinagagalit mo? Ayun, pinasok sa Facebook, ako namapaya eh. Maya-maya pa, sumiklab ang apoy sa bahay ng mag-live-in partner. Pero ang mas gumulantang sa lahat ay nang makita nilang bukod sa mga gamit, nagliliyap din ang mag-iinang sina Jenaline at ang dalawa niyang anak na sina Jenny Rose, 1 taong gulang, at bunsong si Clinton Dave, 3 buwang gulang. Ang mitsaraw ng malagim na trahedya, isang post sa social media. Ilang oras lamang matapos ang insidente, binawian ng buhay ang 3 buwang gulang na sanggol na si Clinton Dave. Makalipas ang ilang oras, si Jenny Rose naman ang binawian ng buhay. Ang kanilang inang si Jenaline, 1 linggong nakipaglaban sa mga tinamong paso sa katawan bago sumakabilang buhay noong July 12, 2017. Sa pag-servisyo ko po bilang pulis, lalo na po dito, ngayon lang po kami naka-encounter ng ganong kababaw na dahilan para pumatay ng isang tao. Gusto ko lang na makulong siya hanggang buhay na dunay sa mamatay sa kulungan. Yan ang gusto ko. Nangyari sa aking anak ko, sobra pa mangyari sa kanya. Ikapito, ang walang konsensyang pangmumolestya ng isang ama sa kanyang 4 na anak. Tumulak ang aming team patungong Masbate City. Ang aming destinasyon, ang Asirungan Drop-In Center. Dito nakilala namin ang 3 magkakapatid na itatago natin sa pangalang Cheche, 13 taong gulang, Lenlen, 9 taong gulang, at Siningning, 5 taong gulang. Di umano paulit-ulit na hinalay ang bata magkakapatid ng kanilang sariling ama. Nang ma-report sa tanggapan ng City Social Welfare and Development o CSWDO ang kaso, agad ni-rescue ang mga bata. Ayoko na pa. Tama na. Ayoko. Kahit paulit-ulit ang pagtanong ko sa kanila, talagang articulate o talagang sinasabi talaga nila na talagang ginahasa o ginalaw sila ng kanilang tunay na ama. Ang kanilang ating si Alias May, hindi nila kapiling dahil lumayas ito matapos siyang abusuhin ng ama taong 2014. 1, 2, 3, 4. Madalas daw maiwan ang 4 na bata sa kanilang tahanan kasama ng ama. Dahil sa ibang bayan nagtatrabaho, ang ina nilang si Jenaline Amaro, 38 anyos. Ang kanilang ama na si Alan Amaro Sr., sinampahan ng 4 counts of rape sa panggagahasa sa kanyang 4 na anak. Kasalukuyan nakapiit si Alan sa Masbate City Jail. Dumako tayo sa 6 sa aming listahan. Ang brutal na pagpatay sa isang kapitan ng barangay. Ang mga suspect, 2 social media personality. Apat na terminong nagsilbing punong barangay ng 736 Zone 80, Paco, Maynila. Ang 44 anyos na si Kapitan Reynaldo Hakaban. September 12, 2016, alauna na madaling araw. Natagpuan ang kanyang bangkay sa isang kanal sa barangay Gitnang Bato sa San Mateo, Rizal. Nakapulupot ang electrical wire sa kanyang leeg, tuguan ang ulo at may mga marka ng gulong sa kanyang katawan. Sa video naman na nakuha ng pulisya mula sa convenience store, makikitang ipinarada ang sasakyang pag-aari ni Kapitan Reynaldo. Tila na i-record rin daw ang pagplano ng 2 lalaki sa gagawing pananakal sa kapitan. Definitely, hindi lang yung strangulation ang ginamit, hindi sinagasaan din yung tao. Ibig sabihin, talagang sinigurado nilang patay yung tao bago nila iwanan. Higit 1 linggo matapos ang krimen, nadakip ng San Mateo Police sina Matthew Ivan Chupetea at Lloyd. Naharap sila noon sa kasong carnapping, robbery at murder. March 1, 2017, na-dismiss ang kasong robbery at carnapping na isinampan ni Mary Ann dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya.
Ang Regional Trial Court Branch 75 ng San Mateo, Rizal, naglabas ng warrant of arrest laban sa mga suspect na sina Matthew Ivan Chupetea at Lloyd, kapwa at large. Sa mga naglalabas ang espekulasyon hinggil sa katauhan ng biktimang si Kapitan Reynaldo, ito ang masasabi ng pamilya Hakaban. Namatayan na nga kami. Parang tinapaktapakan pa yung pagkatao ng muya ko. Na hindi man lang yung iba makakoment lang, hindi ba nila nalaman na namatay yan, may magulang yan, may mga kapatid dyan na nasasaktan. Namatayan kami, tapos parang kami yung hinuhusgahan. Ikalima, ang malagim na massacre sa Nueva Ecija. Ang mga biktima, walang kalaban lamang mag-iina. Ordinaryong araw lamang para sa mag-asawang Jeremias o Maxi, 33 anyos, at Jonalyn Geranta, 29 anyos, ang June 16, 2017. Biyernes, alas 4 na madaling araw, umalis na sa kanilang tahanan sa Santo Domingo, Nueva Ecija si Maxi para sa isang photoshoot. Si Jonalyn at ang dalawang anak na si Scarlett at Mac lang daw ang nasa bahay. Umaga ng Sabado, June 17, 2017. Natagpuang wala ng buhay ang asawa ni Maxi na si Jonalyn Geranta sa kanilang garahe. Wala itong saplot. Ang labi naman ng bunsong si Mac sa banyo natagpuan. Duguan ng ulo at puro pasa ang buong katawan. Ang panganay na si Scarlett, bagamat may mga tama, himalang nakaligtas. Si Jonalyn Geranta po ay sinaksak ng ilang beses sa dibdib, naging sa hindi ng kanyang pagkamatay. Matapos po ito ay siya ay positibong binahasa din. Si Sian Ring Geranta naman po ay ihinampas-hampas po sa sahig ang kanyang ulo. June 17, nadakip ang mga suspect na sina Placido Jimmy Villanueva at Gabriel Dodong Antido. Si Jimmy, may halos 9 na taon na nilang katiwala sa palayan, samantalang si Dodong, 2 linggo pa lamang namamasukan sa kanila. Dahil sa pag-amin ng suspect na si Jimmy, kinasuhan sila ng rape with homicide, murder, frustrated murder at robbery. Si Maxi, habang buhay daw niyang ipagluluksam brutal na pagkamatay ng kanyang asawa at anak. Bata-bata, Ilhana, tinulong na nila, itinago na lang nila sa CR o dun sa kwarto. Ba't ganun pa'y ginawa? Wala namang alam yung bata. Nasa ika-4 sa listahan ang walang habag na pagpaslang ng isang ama sa walang buwang niyang anak. Sa murang edad, masasabing maliwanag ang bukas na naghihintay para sa 7 taong gulang na si Angel Mark Kathleen Manliklik. Mabait. At isang masayahing bata raw ito ayon sa kanyang lolo Josepio. Noong May 20, 2014, nagtapos ang buhay ni Angel sa loob mismo ng kanilang tahanan sa Barangay Santa Lucia, Quezon City. Sa kamay ng kanyang sariling ama na si Mark Alvin Manliklik, 31 years old. Matapos diumano sunod-sunod na saksakin ng ama ang kanyang anak, ay nagawa pa nitong i-post sa Facebook ang litrato ni Angel matapos ang krimen. Lumabas imbestigasyon na ang suspect ay positibo sa droga at nakainom ng mga panahong yun. Bali, ang sinampang kaso dito sa kanya ay parricide. Kasi siya ang biological father nitong biktima. Mahirap makarecover pag ganyan na nangyayari. Dahil siyempre, bago mo napalakihan, bago mo naalagaan, bago gagawin mo lang ng ganyan, na brutal mong papatayin. Ikatlo sa pinaka nakakagimbal na krimeng aming tinalakay, ang brutal na pagpaslang sa mag-ina sa Santa Rosa, Laguna. Ang mastermind sa krimen, Dio Manoy, ang sariling padre de pamilya. Sa araw mismo na kanilang ikatlong anibersaryo bilang magkabiyak,
Natagpo ang naliligo sa sariling dugo ang mag-ina ni Richard sa Celina Plains Subdivision, Santa Rosa, Laguna. Tad-tad ng pukpok sa ulo si Baby Denzel at si Pearl naman nakahandusay sa banyo, duguan at hubotubad. Ang huling kasama na mag-ina sa loob ng kanilang tahanan, ang di umano'y dalawang technician ng isang telecommunications company na mag-aayos ng kanilang internet signal. Mayigit isang linggo lamang matapos ang libing na mag-ina, isang suspect ang kusang loob na sumuko sa barangay Kupang, Muntinlupa. At laking gulat na marami sa naging revelasyon niya na ang mastermind daw sa krimen ang mismong padre de pamilya na si Ricardo o Richard Santa Ana. Papatrabaho niya yung babae at yung bata. Kailangan daw papatayin. Two counts of murder, rape at theft ang isa ng palaban kay Galo at sa di umano'y kasamahan niyang si Brian Infante Abistado. Samantalang two counts of parricide naman kay Ricardo o Richard Santa Ana. Si Brian Infante Abistado, wanted at patuloy pa rin pinaghahanap ng batas. Dahil sa kakulangan ng ebidensya, na-dismiss ang kasong parricide na isinampalaban kay Ricardo Richard Santa Ana. Ang pumangalawa sa listahan, ang pagpatay ng isang lalaki sa kanyang kinakasama para umano gawing alay. Sa loob ng halos tatlong taon, namuhay sa iisang bubong sina Ellie Ann Insigne at Dexter Tulaylay. Umaga ng January 16 noong nakarang taon, natagpuan patay si Ellie Ann mismo sa kanilang inuupahang bahay ni Dexter. Batay sa medical legal at autopsy report na isinagawa ng Caloocan City Police, asphyxia by strangulation o namatay sa pagkakasakal si Ellie Ann. Natatandaan ko, parang nasakal ko. Sabi ko nga, hindi ko naman talaga intentionally na gawin yun. Normal naman tayo, hindi man tayo sa Raulo. Nalulungkot ko talaga ako. Kaya nga lang, pagka ang iniisip ko, kung kaloob ng nga sa taas, may umano rin sa akin, may pumasok din. Sinabi ng suspect na si Dexter na naaayon raw sa mga teksto ng banal na kasulatan ang kanyang ginawa sa live-in partner na si Ellie Ann. Sa totoo lang, may parto sa revelation sa pahayag. May mission siya na para sa buong mundo. Ang pamilya ni Ellie Ann nagsampa ng kasong murder laban kay Dexter. Pero kasong homicide ang kasulukuyang dinidinig ngayon sa Branch 124 ng Caloocan City RTC dahil hindi raw sapat ang mga ebidensya para sa kasong murder nung nag-inquest. Kaya naman, si Dexter matapos mag-plead ng not guilty ay nakapag-bail. Kung may konsensya ka, aminin mo na lang yung kasalanan mo kasi ngayon tinatanggi mo pa . Ang inahabol lang namin hustisya para sa kapatid ko, sa magulang na nawala ng anak, sa anak na nawala ng ina. At ang una sa listahan ng 10 kagimbal-gimbal na krimeng aming tinalakay, ang pagkatay sa 17 anyos na si Michi Joy Balunsay. Kahanga-hanga dahil sa taglay niyang talento. Sana'y magkaroon ng milagro at muli siyang magbalik! Ilan sa mga theater plays sa kanilang universidad, pinagbidahan ng 17 anyos na si Michi Joy Balunsay, second year tourism student ng Cavite State University. Punong-puno raw ng pangarap si Michi para sa kanyang pamilya. Sinikap daw ng dalagang matustusan ang kanyang pagkokolehiyo at sa katunayan, ito ang dahilan kung bakit pinasok niya ang teatro. Alas 10 na umaga noon, January 5, panatagpa raw ang kalooban ni Jerry dahil sa campus ang tungo ng kanyang anak para asikasuhin ang enrollment. Natagpo ang putol-putol ang katawan ni Michi noong January 6, 2017 sa Barangay de Ocampo, 13 Martires, Cavite. Napansin ko nga yung leg niya, parang inanong baboy na inanong yung ulo. Nagkaroon kami ng idea na proceeding ang may gawa nito, either matadero or may kaalaman sa pagdadisek. Si Alvin de Los Angeles, tubong 13 Martires, Cavite, 20 anyos at estudyante rin
sa pinapasukan ni Michi Joy Balunsay ang naging pangunahing suspek sa kasong murder. Sa ngayon ay nakapiit sa Cavite Provincial Jail si Alvin De Los Angeles. Dinidinig na sa Branch 15 ng Naic Cavite Regional Trial Court ang kasong murder na isinampa ni na Jerry Balunsay at kanyang pamilya laban dito.